Alam ko, nung unang dating ko dito sa Qatar, ang una kong natutunan na Arabic word ay yung mukmati at saka mati malum. Ayan ang kadalasang natututunan dito. Yan ang kaunalan ng matututunan na salita pag pumunta ka dito sa abroad, lalo na dito sa Middle East, sa Arab countries. Yan, yung dalawang yan, madalas mong maririnig yan. Mukmati at saka mati malum. Ayan, dalawa yan. Ayan, karaniwan na yan, napagbati nila yung siyempre assalamualaikum at tapos ay sasagot ng waalaikum salam. Yan ay magalang na pagbati, ay may kinalaman yan sa religious nila, pagbati na yan. Pero pag mga Lebanese ang yung kausap, sasabihin lang nila yan na marhaba, ibig sabihin hello. Noong dati hindi ko pa alam yung mga ganyan, hindi ko alam yung mga salita niya. Kasi dito sa trabaho, halo-halo ang kasama namin sa trabaho. Mayroong Nepal, mayroong Indiano, mayroong Bengali. Noon, mayroong pang Vietnamese, may Thailand din mga eh. Tapos, ilan lang, madalang lang yung mga Arabo na, Arabic speaking na, ang katrabaho. Kasi karamihan dito ng Arabo, ay mga mudir, kahit walang alam, idinadaan lang sa palakasan ng boses para magmukhang may alam. Alam mo naman yung mga Arabo na yan, pag hindi nila alam, hindi nila aminin na wala na hindi nila alam. At hindi yan nila mahilig na magsuri. Palaging kulumalo, ibig sabihin eh, lahat alam. Yan ang ugali ng mga Arabo. Kulumalo, kahit mapimalo, yan ang kandado. Pagkatapos, pag hindi niya talaga alam, idadaan lang yan sa lakas ng busis para makumbinsin kang magmukha siyang may alam. Pero sa totoo, mukmati yan, mukmati. Ganyan lang yan. Tapos sa mga Indiano naman, ayan, magandang mga kasama din ang mga Indiano, kaya lang, yun nga, pagka ikaw ay baguhan, maninibago ka kasi iba ang salita nila. Okay naman yan ang mga kasama sa trabaho. Pati yung mga Nepali. Karamihan dyan, mga masisipag. Kaya nalilito ako kung anong pag-aaralan kong salita kasi halo-halong lingwahe ang ating naririnig. Kaya ang English ko dito, English, hindi lang English kalabaw, English barok. Kasi pagka kinulang na ako ng English, pag sinabi mo ng diretsong English ang salita mo, hindi ka maintindihan ng inuutusan mo. Halimbawa, yung boss ko, ang kanyang lingwahe, ganito. Pag nag-i-English yun, I need one people, ha? Yalla, give me the power, one people. Ang ibig sabihin, isa lang. Pero isipin mo, people, ibig dapat sana marami. Kaya lang yun nang alam niyang English, eh. Sa mga Indiano naman, at saka sa Nepal, sa construction, sa field ng construction, eh, malagad yung makaka-encounter na magaling mag-English. Eh talagang yung baon mo English, na English kalabaw, ay sapat-sapat na yan para magkaintindihan kayo. Oo, ganun talaga dito. Kasi, mag-English ka, hahaluan mo yan ng salitang Arabic, hahaluan mo ng salitang Hindi, para lang makuha yung punto mo, yung ibig mo iparating na instruction sa kanila. Mairili mo ang gusto mong sabihin. Kasi pag nagsalita ka ng puro English, ta, yes lang ng yes yan. Yung pala hindi ka naiintindihan. Tapos ang bilis nilang makapick up ng salita natin. Alam mo ba kung ano nang napipick up nilang mga salita? Yung mga bad words. Ayan ang unang mga napipick up nila. Kaya kayo, huwag niyong tinuturuan ng mga bad words ng mga ibang lahi kasi binabanggit nila yung pagkausap na nila mga Pilipino. Yun ang una nila sinasabi.